May ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Yun pa ang isang dahilan. Hindi sila sumasampalataya sa salita ng ating Panginoon. Kaya madaling maapektuhan. Alam nyo, yung salitang yan, tayo naman dito sa gawain, padami ng padami. Alam nyo kung bakit? Kasi lahat dito ay nakahawak sa salita ng Diyos. Ako'y may kaibigan, laging nagpupunta dito sa Ambel, Sabado. Martes, hindi na niya kaya. Maraming trabaho. Pero siguro nandito siya nakikinig ngayon. Hindi kita ibubuking, ha? Lagi siyang umaattend sa Sabado. Kahit alam ko, marami siyang trabaho. Alam niyo, ang sabi niya sa akin, kaya say, kasi Father, alam niyo, parang ang sarap ng pakiramdam ko kapag nakikinig ako ng salita ng Diyos na ipinapangaral ni Brother Mike. Kaya sabi dito, parang itong nakasulat, kayo, lilisan din ba kayo? Kaya ka lumilisan, mahina ang hawak mo sa salita ng ating Panginoon. Mahina pa ang iyong pananalig sa kanyang salita at ipinapagawa. Dito po sa ating binasang ebanghelyo, nagtanong si Jesus, kaya tinanong ni Jesus ang 12 pagkatapos umalis ng iba. Ibig ba ninyong umalis din? Kayo, ibig din yung umalis? Ayun lang ang sumagot. Sino yan? Ayun. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Ulitin nyo nga. Sige nga, ibig din ba ninyong umalis? Ang sagot nyo yung sinabi ng Pedro, ibig din nyo bang umalis? Ayun, Panginoon, saan po kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ito ang ating pinaglilingkuran. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng salita ng buhay. Amen? Kaya, minsan sa lumilisan, nakakalungkot din naman di ba? Nakakalungkot din naman. Dahil sayang, dahil nandito ang salita na nagbibigay buhay. At ito ang ating pinaglilingkuran, ang Diyos, ang salita sa ating buhay. Amen? Alam po ninyo, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalataya, ako'y may isang kwento na inihanda para sa inyo. May isang nanay. Alam nyo, may isang nanay . Siya ay nakakaranas ng maraming pagsubok sa loob ng kanyang pamilya, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Naku, dinadamdam niya. Ang asawa niya, kahit anong yaya niya, ayaw talaga sa Panginoon ay pumunta. Ang lagi niyang sinasabi, hindi naman ako nakakalimot. Pero, hindi nakakalimot, ang buhay naman ay
puro inom, puro sabong. Yung ba ang hindi nakakalimot? Ang kanya namang anak, lalo na yung panganay, ay malaki din niyang tiisin. Alam niyo kung bakit? Kasi dalawa ang sinasamahang babae naman. Alam niya, labag yun. Kaya lagi niyang ipinapayo sa kapapayo niya, hindi na pumupunta sa kanya. Alam po ninyo, walang tigil siya sa pagbabasa ng Biblia. Walang tigil siya sa panalangin. Pero kahit ganun ang kanyang asawa, ipinaglalaba pa rin niya, ipinagluluto pa rin niya, hinihintay pa rin niya ang pagkain, inaasikaso pa rin niya, at ang kanya namang anak, kahit hindi lumalapit sa kanya, pinupuntahan niya, pag wala siya pa rin ang nag-aalaga ng apo, pag may lakad, etc. Hindi siya tumitigil sa paglilingkod sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Ganun naman eh. Dahil siya'y nagmamahal, di ba? Pero higit sa lahat, kaya niya ginawa yon kasi nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Sino ang kanyang pinaglilingkuran sumatotal? Di ba? Isinasabuhay niya ang salita na tinanggap niya. Pinaglingkuran niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kanyang asawa at anak na hindi siya nawawala ng pag-asa. Ang sabi niya, magbabago din sila sa grasya ng Panginoon. Amen? Kaya wala siyang nararamdamang galit, wala siyang nararamdamang tampo, wala siyang nararamdamang inis. Habang ginagawa niyo yun sa kanyang asawang nagpapahirap sa kanya at sa anak na lumalayo sa kanya, nakangiti pa rin siya sapagkat alam niya ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Mga minamahal kong kapatid, ialay natin ang ating paglilingkod sa Diyos na nagbigay ng salita, ang Diyos na salita para sa ating lahat. Purihin natin si Yahweh El Shaddai.
po ay gaganapin natin ang pagkatalaga ng mga lingkod ng Dambana na nagnanais paglingkuran si Kristo at isabuhay ang mga utos niya. Reverendo Father Sade de Claro, narito po ang mga lingkod na extraordinary ministers of Holy Communion na humihingi na sila na may talagang muli sa taong ito bilang lingkod ng Dambana. Mga extraordinary ministers of the Holy Communion, ano ang nais ninyo? Nais po naming makapaglingkod na muli sa Dambana ng Panginoon. EMHS Coordinator, inihanda mo ba silang mabuti upang maunawaan nila ang gagampanan nilang mga tungkulin? Opo, Padre. Tinawag kayo ng Panginoon upang sumunod sa Kanya. Kayo ba'y nakahandang tumugon sa tawag Niya? Opo, nakahanda po kami. Ang Banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa atin sa pagtahak sa tamang landas. Handa ba kayong sumunod sa gabay ng Espiritu Santo sa buhay ninyo? Opo, nakahanda po kami. Bilang mga lingkod ng Dambana, nakahanda ba kayong tuparin ang mga tungkuling iniatas sa inyo na sa pamamagitan ng namumuno sa inyong samahang El Shaddai Lay Ministers Group? Opo, nakahanda po kami. May isa katuparan nawa ninyo ang mga gawaing iniatang sa inyo sa tulong ni Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Hinihiling po na lumapit ang mga asawa o kasama at isuot ang mga estola na gagamitin sa paglilingkod habang nakaluhod ang mga lay ministers. Magsitayo po ang lahat. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, narito po ako. Hindi man karapat-dapat ay tinawag mo upang maglingkod sa iyo. Sisikapin ko po na maging tapat sa mga gawain sa paglilingkod, sa banal na misa, at sa pagtulong sa simbahan, at maging mabuting halimbawa sa aking kapwa. Nawa ay tanggapin ninyo ang munti kong alay na makapaglingkod ng tapat sa inyo. Kawaan nawa ako ng Panginoon. Diyos na mawain, ibinigay mo sa amin si Kristong anak mo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod sa ngalan ng pag-ibig. Ibinuwis niya sa kanyang buhay sa krus upang iligtas ang sanlibutan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga bagong lingkod ng Dambana ng El Shaddai DWXI PPFI.
Panalangin ng bayan. Idulog natin sa mawing Ama na patatagin niya ang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Kanya, lalo na sa panahon ng pagsubok sa kahirapan at kahirapan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin natin. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, mapuspos nawa ng salita ng Diyos ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono upang maging daluyan sila ng buhay ni Hesukristo sa sambayanang ipinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Piliin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Jesus ang salitang nagbibigay buhay. Huwag nawa silang mabighani sa material na bagay at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang mga doktor at nurse at lahat ng mga kumakalinga sa mga may sakit. Maramdaman din nawa nila ang pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkakawatak-watak. Matuto nawa silang magsakripisyo at maging mapagpakumbaba upang maibalik nila ang ugnayan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pasasalamat sa Diyos sa 27th Founding and Thanksgiving Celebration ng El Shaddai Lay Ministers Group on August 29, 2018. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ilayo nawa ng kapahamakan ang lahat ng mga naliligaw ng landas at hipuin nawa ng Espiritu Santo ang kanilang mga puso upang matagpuan nila ang liwanag at bumalik sila sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Please bow your head and pray for your personal intentions. Ama, Ikaw ang aming kanlungan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang paghahain ng alay. Thank you.
tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong kamay, sa kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipinagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhen mong bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami inagaw ng namatay mong anak, sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin siya huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito naming inilalaan para sa inyo. Ito naway maging katawan at dugo ng inyong anak at ang aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inayabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo ang kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ni Kristo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Jose at ni San Miguel Arcangel, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod ni si Papa Francisco ni Jesse ang aming obispo at ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa na iyong kaniningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling notus at turo ng mabatalang aral, awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming paulit-ulit at lihim na pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon po sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace to everyone.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siya nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po igawad ang pangwakas na panalangin, ating pong papurihan si Yahweh El Shaddai at ang ating Panginoong Jesucristo sa biyaya ng Eucharistia. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, nakisat, naglingkod at nakisipag-alay. At gayon din po at higit sa lahat, ating pong pasalamat ating Yahweh El Shaddai sa kanyang kinatawan at sa ating punong tagapagdiwang, ang butihing pari, ang ating spiritual director, Reverendo Padre Sunny De Claro. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. Ama naming mapagpala, ipagtanggal mo at basbasa na mga kaanib ng iyong angkan. Ipagkaloob mo ang kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-imbot na pagmamahalan at walang maliw na katapatan sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat ay pagpalainawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you.
Salamat the Lord. Hallelujah. Mawit ng may kagalakan. Amen. Salamat sa Panginoon at salamat sa Diyos sa katatapos lamang pong banal na misa, Brother Praise Jude. That, yes. At syempre, pinangunahan po tayo ng ating buting pare, Reverend Father Sunny De Claro. Our spiritual director, mm-hmm. El Shaddai, DXXIPPI. Amen. Ayan. Salamat sa Panginoon. At for sure, Brother June, mm-hmm. tayo po ay pinuspos na naman minsan pa ng ating Panginoon Amen. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo Jesus. Amen. Kaya lahat tayo ngayon ipinagpapala, Lord, Sister Abines, sapagkat Amen. Ngayon gabing ito, na kompleto po ang ating gabing ito, sapagkat kaya na po nagsimula po ng gawain ng 4 to 4:30 ang ating mm-hmm. Worship, no? And then nasunod na po ng banal na Holy Rosary, and then mm-hmm. banal na misa, and then mamaya po sa ating pinakahihintay ng lahat, Opo, ang ating healing message. Ang kukumpleto yes. sa gawain ni Yahweh El Shaddai, Amen. Syempre pa. Kaya po, ang lahat na po ay aanyayahan na po natin muli, no? Para naman, mm-hmm. syempre, pasiglahin muli Amen. Ang crowd na ito, at syempre, yung mga kapatid natin na nasa labas din, mm-hmm. Magbigay po muli tayo ng panambahan, at mga masisiglang awitin para po sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. At ganoon din, Brother June, narito na po ang oras po din ng pakikinig ng yes. salita ng Diyos. Kaya handa na makinig sa mensahe ng Diyos. Amen. Kaya lahat ng handa po ay pamalakpak ng malakas sa Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Isa pang malakas na palakpak sa Diyos. Lahat ang pinagpalat gusto pang pagpalain ng Panginoon. Ayan, Mr. Benes. Thank you, Lord. Okay. At hindi na po natin papakatagalin, Brother June, yes, ang mga sandali. Para po, sabi ko nga po kanina, para makumpleto na po ang pinagpalang gabi Amen. Na ito para sa Diyos na buhay. Okay. Para po sa mensaheng nagpapagaling. Nagpapalakas. Mm-hmm. Nagibigay na ang kapayapaan. Nagibigay buhay. Kagalingan. Amen. Nagpapasigla at naglalagay ng ngiti sa bawat labi ng bawat isa. Salamat sa Diyos. Gagamitin po ang ating pong mahal na servant leader, Brother Mike C. Vilarde. At sasamahan po na tayo ng ating mga kapatid para sa pagsamba sa Diyos na buhay, the El Shaddai Gospel Music Ministry. Purihin ang Diyos. Pauna tayo ni Brother Romy Rimando. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, yung malakas sa palakpak. Hallelujah. Ang lahat ay lumabas at kumain. Hallelujah. At ang awitin ko pong ito ay pagpasensyaan nyo na po yung aking boses, hindi gaanong maganda. Pero pakinggan nyo po yung mensahe. Ano? Alam po ninyo mga brothers and sisters, tuwing ako ay naglilid, ano, ay nagpa-fasting ako. Itong mahirap pagka tayo po ay nagpa-fasting, ay katulad ni Jesus na sinubok siya. Amen? At alam po ninyo, kapag ikaw ay nananalangin, yung pang mga mahal mo sa buhay, malalapit mo sa mahal sa buhay, minsan ginagamit ng Panginoon. Ngunit hindi maggawa wagi ang kaaway once na ikaw ay nananalangin ng gusto sa Kanya. Amen? Akala ko kanina ayaw ko nang magpatuloy. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, nandito ang inyong lingkod. Amen? Kung kaya't mga brothers and sisters, itong iaalay kong awiting ito ay ang lahat ng may karamdaman, kahit anong tindi yan, gagaling sa ngalan ni Jesus. Taas mo natin ating mga kamay, ano man po ninyo nga mga ginagawa. God will touch you, surely, pag ikaw ay humingi sa Kanya. Amen? At kapag mayroong leprosy, sabi niya, kung ibig mo, Panginoon, gagaling ako. Sabi ng Panginoon, ibig ko, gumaling ka. Then Jesus touched the leprosy at siya po ay gumaling. Sa gabing ito, God will touch you once again. And true love for each other, we have had so many big but empty words.
So we come before your face, asking for your grace. Bring your people to a state of kingdom life. Restore your church again. Touch your people once again. With your precious holy hand, we pray. Let your kingdom shine upon this earth through our living, glorious church. Not for temporary deeds, but to restore the authority and power at a mighty rushing wind blowing. Touch your people once again. Lord, you see your tired servant and a broken, wounded soldiers. Oh, how much we need your precious healing hand. We need the power of the cross as the only source for us when we stand up facing final battle cry. Restore your church again. Touch your people once again. With your precious holy hand, we pray. Let your kingdom shine upon this earth through a living, glorious church. Not for temporary but to restore authority and power at a mighty rushing wind blowing. Touch your people once again. With a mighty rushing wind blowing, touch your people once again. Lord God, once again, touch them. I-touch mo po silang lahat, Panginoon. I-touch mo ang lahat ng kanilang karamdaman, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, sa mga latay ni Kristo Jesus, silang lahat ay magsisigaling in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Sabi natin, Amen! Amen! Palakpakan po natin ating Panginoon, yung malakas na palakpak. Lahat ng mga nakataas ang kamay, pinagaling na ng Panginoon. Amen! Alam po ninyo, nang nakaraang isang taon, na-share ko sa inyo na kami ay binangga. Diba? Binangga ng motor. At alam po nyo, na-solve lang ngayong nung birthday rin ni Brother Mike. Nung birthday ni Brother Mike last year, binangga kami ng motor, binaliktad kami, at kami yung dinimanda. At nagkaroon ng resolution. Pero, nagbigay pa rin sila ng motion of reconsideration. De, ako'y talaga namang litong-lito na naman. Sabi ko, ibinigay ko na kay Yahweh. Ngunit ang Diyos ay Diyos tunay na nagbibigay ng solusyon ng lahat. Amen. At alam po ninyo, nung birthday ni Brother Mike, dumating ang resolusyon at ang kaso ko ay talagang tinapos na ni Yahweh Shaddai. Amen. Ngayon, nakaka-smile na ako, nakaka-inhale na ako dahil kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Sabihin ninyo sa inyong katabi, inhale. Hey. Smile. Inhale. Inhale.
you in smile. He cares for you in him. Exhale and smile. Once again, come on. Inhale. Exhale and smile. And when you come, when you are down and lonely and begin to worry, inhale, exhale and smile. When life is full of stress, you'll wear a dauntless face. Inhale, exhale and smile. God bend in God and pray, throw your cares away. Inhale, exhale and smile. Cause He is always there, He answers all our prayers. Inhale, exhale, and smile. Exhale, and smile. God loves you with smile. He cares for you. Inhale, exhale. Inhale, exhale, and smile. You have to pause for a while. Look at the beautiful sky. Exhale and smile. I'm getting hot and bad. Throw your cares away. Inhale, exhale, and smile. Cause He is always there. He answers all our prayer. Inhale, exhale, yes, smile. Inhale. Inhale. Lahat ng ibinigay ang problema kay Jesus, nakakahinga na ng malaka, na maluwag. Amen! Sabi natin, inhale, exhale, dahil mapapawaw ka sa biyaya ng Panginoon kapag ka ikaw ay kanyang biniyayan. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Yes! Ako'y napapawaw na mong talaga. Ako'y napapawaw na mong talaga. Ako'y napapawaw na mong talaga sa kahanan mo, Panginoon. Ako'y napapawaw na mong talaga. Ako'y napapawaw na mong talaga. Ako'y napapawaw na mong talaga sa presensya mo. Once again, harap sa katabi. Ako'y napapawaw na mong talaga.
Sabi mo, ako'y napapawong-wong-wong talaga. Ako'y napapawong-wong-wong talaga. Sa tagal mo, maging ako'y. Ako'y napapawong-wong-wong talaga. Ako'y napapawong-wong-wong talaga. Ako'y napapawong-wong-wong talaga. Sa presensya mo. Lubos, lubos! Lubos, lubos sa kagalakan, kalakasan, kadaliran, kabayabana sa'yo lamang matatakuhan. Dakil ang Diyos na makapangyarihan. Sino? El Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aming sasambahin magpakailan. Harap sa katabi! Ako'y napapawang huwag kang magulat. Ako'y napapawong-wong-wong halaga. Sa likuran. Ako'y napapawong-wong-wong halaga. Sa tahanan mo. Sa katabi. Ako'y napapawong-wong-wong halaga. Ako'y napapawong-wong-wong halaga. Ako'y napapawong-wong-wong halaga. Sa presensya mo. Yes! Lumos na ba ba? Lumos ang kadalakan, kalakasan, kaliligan, kabayaman sa iyo lamang matatagpuan. Nagilang ka! Nagilang Diyos sa makapangyarihan. El Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aming sasambahin. Yes! Lumos! 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 Lumos ang kadalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan sa'yo lamang. Kanino? Matatagpuan. Kanino matatagpuan si El Shaddai? Kapilang Diyos na makapangyarihan. Sino? El Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aming sasambahin magpakailan. Lumos! Lumos ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan sa iyo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos! Dakilang Diyos na makapangyarihan. Sino? El Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aming sasambahin magpakailan. Yes, magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Ay lahat, come on! Wow! 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 Ngayon, tuturuan ko kayong sumayaw. Amen? Marunong ba kayong sumayaw? Paano kayo sisiksikin at liligligin ng Panginoon? Ganito ha. Siksik! Liglig! At umaapaw! Tayo ng lahat, come on! Siksik! Liglig! Ang biyaya ni Yahweh El Shaddai, come on! Amen! Ayong lahat, sabay-sabay ha. Ang lahat ay sumamba. Huwag na papanumpik-umpik. Lumapit na. Subunan inay. Handog na para. Handog na para sa kanya. Tiyak yun! Tiyak yun buhay mo'y pagpapanahin niya. Tayo lahat, come on! Ang tayo na. Ang lahat! Ang lahat ay sumamba. Lumapit ka! Lumapit na! Subok ang ibigay! Handog na para sa kanya! Handog na para sa kanya! Diyak yung buhay mo! Pagpapalay! Pagpapalay! Sabi mo sa iyong katabi! Katulad ng bano! Katulad ng bano! Kusin niya na itago! Ibigay sa Diyos! Kinalog na! Tayo lahat! Come on! Ay na ha! Sisik, lahat ang mga pinagpala! Ito na ang dami mo! Tayo na ang huwag na! Huwag na! Amen! Huwag na magpatumpik-tumpik.
Lumapit ka! Lumapit ka! Subukan kita! Ellen! Ang tulog na para sa kanya. Tatlong buhay mo'y pagpapalain. Sabihin mo sa'yo katabi! Katulad ng balo! Katulad ng balo, kusin niya na itago, ibigay sa Diyos, tinalog ng lubog. Ay, lahat mo! Lumapit ka! Subukan ibig! Handog na para kayo eh! Handog na para sa kanya! Champion! Champion buhay mo'y pagpapalain! Sabihin mo sa likuran mo katulad ng balo! Katulad ng balo, kusing na laing tago, ibigay sa Diyos! Kinalugdan ng Panginoon! Sabay-sabay tayo na! Mahina. Siksikliglig ka na, mahina pa rin. Siksikliglig ng biyaya mo. Mahina pa rin ang pagsamba. Pag siniksik ka ng Panginoon, siksikliglig ang pagsamba kay Yahweh Shaddai. Sabi mo sa iyong katabi, kailanman hindi nagkulang ang Diyos bago pa niya likhain ang tao, nilikha na ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen! Bakit tayo mag-alala? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, bakit ka ba nag-aalala?
Anong sagot? Hindi na. Why? Siksik, liglig at umaapaw ang biyaya ng Panginoon. Amen? Taas mo natin ating mga kamay, tanda ng ating pagsuko. Si Yahweh ay makapangyarihan Diyos. Sabi ng Panginoon, humingi ka at ika'y aking bibigyan. Humanap ka at makakasumpong. Humanap ka at masusumpungan mo ang ating Panginoon. Kumatok ka at ika'y aking. Ika'y aking. Sino dito ang kumakatok ngayon sa puso ng Panginoon? Taas mo ang iyong kamay. Taas, huwag ka mag-alilangan. Sabi natin sa Kanya, Hallelujah. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Oh, purihin ka, Yahweh. Buksan mo ang labi mo at magpuri ka, Yahweh. Kalimutan mo ang problema mo. Ang Diyos ang siyang makakagawa ng lahat ng mga problema mo upang tugunin ang katugunan ng problema mo. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Oh, purihin ka. Karangalan ko ay purihin ka. Puso at kaluluwa ko'y sambahin ka. Ang labi ko, ang tinig ko, buong ako'y luwalhatiin ka. Sa iyong presensya, buhay ko'y sapat na, wala nang hahanapin pa. Kalapitan mo'y tanging hangad ko, naisin ang puso ko. Purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhatiin. O purihin ka, Panginoon, purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhatiin. Magmula ngayon at magpakailanman. Magmula ngayon at magpakailan pa. Pangalan mo lamang ang tanging kapurihan. Pangalan mo lamang ang tanging kapupurihan. Sa iyo inihahandog, walang katapusang karangalan. Sa iyong presensya, buhay ko'y sapat na, wala nang hanapin pa. Kalapitan mo'y tanging hangad ko, naisin ng puso ko. Purihin ka, sambahin, dakilain ka, Yahweh, dakilain ka, luwalhatiin. Oh, purihin ka, sambahin ang araw mo, dakilain ka, Yahweh, dakilain ka, luwalhatiin, luwalhatiin. Ang pangalan mo lamang.
aking kapurihin na sambahin. Wala na yung pagsasambahin. Ikaw ang Diyos na pinagmula ng lahat ng mga biyaya. Kapag-apag lamang na ikaw ay luwalhatiin. Purihin ka o sambahin. Kakilain kayo eh. Ngayon at mapakailanman. Ngayon at mapakailanman. Kapatid, huwag kang mag-alinlangan sa Kanya. Siya ang Diyos na tapat sa Kanyang pangako. At sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya papahintihan. Papurihan mo lamang siya. Sa'yo inihahandog walang katapusan. Karanalan kapapuri. Walang hanggang. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, ikaw na hindi nag-alinlangan na lumapit sa Kanya. Kapatid, sa gabing ito, gagawa ng himala. Himalang magpawalang hanggan si Yahweh Shaddai. Luwalhatiin. Amen. Magmula ngayon at mapakailanman. Mapakailanman. Pangpangalan mo na papulit at sambay karapat-dapat tumangga ang pagdakila sa'yo ay alay ikaw ay banal Diyos ka papakay purihin ka Panginoon purihin ka sambahin ang dakilang malabong sambahin sa'yo inihahantong parang katapusan karangalan at papuri walang hanggan magmula ngayon at magpakailan ang pangalan mo lamang Yahweh ang pangalan
ang hanggang. Itaas mo ngayong kamay. Brothers and sisters, hallelujah. Ito ang kagalingan mo. Hallelujah. Ito ang kagalingan mo. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Subayan, sabihin natin, hallelujah. Hallelujah. Sabihin natin na hallelujah. Hallelujah. Buksan ng labi, magpuri kay Yahweh. Ang Diyos ang makapangyarihan. Ang nagpagaling sa babaeng dinudugo. Ang nagpagaling sa lalaking may kapansan ng pinagaling ng Panginoon. Maging ang ketong, maging ang patay kanyang binubuhay. Amen. Hallelujah. 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 Ang lahat ng mabuhay. Brothers and sisters, itaas mo yung mga kamay. Sa mga latay ni Jesus. Pinapagaling ka ng ating Panginoon. Ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang kanan mo. O Jesus, ang kanan mo. O Jesus, ang kanan mo. Itataas. Ipalit natin ang mapuri. Come on. Sa'yo ibinahal. Hallelujah. Ang lahat ang mapuri. At pagdakila. Pagdakila. Ang pagluwala. Karapat-dapat lamang yung iyo. Karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang kanan mo. O Jesus, ang kanan mo. O Jesus, ang kanan mo. May kapangyarihan ka. Kapangyarihan ibalik at papuri. Come on. Sa'yo ibinabi ang lahat ng papuri. Ang manghina, palalakasin ka ng Panginoon. Ang lahat na may karamdaman, huwag kang mag-alala. Pinagaling ka na ng Panginoon. Nasambahin, O Jesus, O Jesus, O Jesus, ang kanan mo itaas. O Jesus, ang kanan mo. Pangalan ni Jesus. Buksan mong labi mo. Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Pangalan mo. Hallelujah. Itaas. Oh, hallelujah. Itaas. Sa Diyos ang papuri.
Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin, pasalamatan, at sambahin ang iyong pangalan. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dakilang Amang nasa langit, tanggapin po ninyo ang wagas na papuri mula sa aming lahat na sa iyo'y nananalig at sumasamba. Sa iyong biyaya at habag na aming patuloy na nararanasan sa bawat yugto ng aming buhay na siyang pinakakadluan at pinanggagalingan ng aming katatagan at kalakasan. Kagalakang aming nadarama at pasasalamat ay halos walang pagsidlan. Kaya't ito'y patuloy na bumubukal mula sa aming puso at kaluluwa sa aming pagdulog sa iyong harapan. Sa iyo po, O Diyos, aming ipinagkakatiwala ang lahat ng aming pangangailangan, kung kaya't sa gabing ito ay amin nang inaangkin na anumang mga kahilingan na nasulat man o hindi ay iyong buong kagalakang ipagkakaloob. Lalo tigit, Panginoon, sa may mga karamdaman, kagalingan, sa may mga pinanghihinaan, kalakasan, sa may mga nakakaranas ng kawalan sa pinansyal, kayamanan. Sa gabing ito, O Diyos, sa iyong mga kamay na mabiyaya at laging bukas, ay amin pong tinatagubilin at ipinagkakatiwala ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Zivilarde, na muli mo siyang kasangkapanin, na muling matagumpay na maihasik ang binhi ng buhay na mula sa iyong salita. Sa iyong biyaya at habag at sa tulong ng iyong Espiritong kumikilos ngayon, nawa kaming lahat ay maging mabuting lupa na siyang kinalalagyan at kalalagyan ng iyong salita. Nawa sa gabing ito, Panginoon, sa aming pag-uwi,
kami maging mabuting ama, ina at mga anak. Ito, Panginoon, ang aming samot-dalangin sa pangalan ng iyong anak at sa tulong ng aming mahal na ina sa kanyang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the letter of James, chapter 1, verses 2 to 18. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, he should ask God,
who gives generously to all without finding fault. And it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position, but the one who is rich should take pride in his low position, because he will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away, even while he goes about his business. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. When tempted, no one should say, "God is tempting me." For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when, by his evil desire, he is dragged away and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Mapalad ang taong nananatiling tapat,
sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin nino man kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sino man. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Thank you.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to James chapter 1, verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised. Mapapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos ang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Sabihin niyo, wisdom. May kwento ako tungkol sa wisdom. May isang anak, nagtatanong sa kanyang daddy, nagpapatulong sa assignment, bata. Daddy, why do they call dogs canine? Diba? Ang tawag sa aso, canine. Ang sagot ng tatay, because cats are kitten. Sabi ng ama, wisdom. Wisdom. Ito pa isang example ng wisdom ng tatay. Daddy, how do you spell R? How do you spell R? How do you spell irresponsible? Di ba dalawang R? Ang sabi ng daddy, hindi ako sigurado. Gawin mo ng tatlong R. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at pakinggan natin ang ating punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Partner. Thank you.
Okay, back to your partner. Back to your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, kumusta ka na? 1+1. Anong sasagot mo? Pangalawa. Ah, thank God I am blessed. 1+1. 3+3. If you are truly blessed, ano ang sasabihin mo sa huli? Ha? Ito ang sasabihin nyo sa huli, balato naman. Ano ibig sabihin ng balato? Ha? Share tayo. Ibig sabihin yan. When you receive something from the Lord, share it with others. 1+1. 3+3. 7+7. 'Yan ang mambabalato. Okay, ta sa ating mga prayer request. At lahat ng inyong daladalahan para tayo madagdagan ng pagpapala galing sa ating Panginoon. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, salamat po sa inyong katapatan sa lahat ng inyong sinabi at pangako. Ako po'y nananalig at nanampalataya, natatanggap ako at patuloy natatanggap ng higit sa sapat na biyaya. Amen? Amen. Okay. Baba ang mahawak kamay. At sa bilang kong tatlo, sisigaw kayo tatlong ulit. Higit sa sapat, higit sa sapat, higit sa sapat na biyaya ko ngayon. Ulitin nyo nga. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Okay, you may be seated. We are now almost through with our series on family. The family that we are referring to is a holy family, blessed, happy, and prosperous. Now, ibig kong tandaan nyo ang salitang holy at happy. Pag sinabing holy at happy, meaning banal at pinagpala. Gusto nyong maging banal at maging pinagpala? Sapagkat iyan ang ating layunin ng pananalig at panampalataya upang tayo ay maging ganap at maging pagpapala din sa iba. Amen ba? So, we have learned that the pillars of a holy, blessed, and prosperous family is what? First is based on conjugal love. Natatandaan niyo yun? Pag sinabing conjugal love, hindi lang yung lalaki ang nagmamahal, kundi yung babae rin. Nagmamahalan sila. Yung kanilang pagsasama ay dahil sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa isa't isa. Pag wala yung pag-ibig, ang labas niyan ay isang linggong pag-ibig. Natatandaan nyo?
isang linggong pag-ibig. Lunes, nang tayo'y magkakilala, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng Linggo, giliwa ko'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka lang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta na sadyang kay sarap, sa isang itnap lang nawala rin lahat. Kasaw-kasaw mo Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng Linggo, giniwa ko'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka lang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta na sadyang kay sarap, sa isang itlap lang nawala rin lahat. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Now, I have shared with you last Saturday four pillars of a holy, solid, happy, and prosperous family. The first is conjugal love. Ibig sabihin, yung pagsasama nyo ng babae at lalaki ay nakatali po sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos na hindi nagmabaliw, pag-ibig ng Diyos na hindi nababawasan anuman ang ating ginagawa araw-araw. Tatanda nyo yan, mahal tayo ng Diyos sa simula pa, di pa natin siya nakikilala, minahal na tayo ng Panginoon. Amen ba? Taas ang kamay nyo. Paano nyo malalaman na yung isang babae o lalaki ay para sa'yo? Iyon ang angkop na laan sa'yo ng Panginoon. Paano? Sa biglang tingin? Biglang tingin na duduling.
Ito po ang palatandaan. Ha? Pag iyon ay laan, nakalaan para sa iyo ng Panginoon, hahanap-hanapin mo siya. Kahit hindi kanya pinansin, hahanap-hanapin mo siya. Totoo o hindi? Sino sa inyo ang umibig na? Sino sa inyo ang nadala na? Now, kaya ko po binuhay yung isang linggong pag-ibig sapagkat iyon po ang kabaliktaran ng pag-ibig noong unang panahon. Noong unang panahon, pinaglilingkuran ng lalaki ang mga magulang ng babae ng 7 taon. Hindi 7 araw, 7 taon bago sila ikinakasal. At ang namimili po ng mapapangasawa ng lalaki o babae ay ang mga magulang. Ngayon, hindi na yung binata na o dalaga ang namimili. Pag ayaw ng kanilang magulang, ang sasabihin lang, hindi naman ikaw ang makakasama. Totoo hindi? Sa tingin niyo yung ganong katwiran, magtatagal? Hindi. Papatak yun sa isang linggong pag-ibig. Ha? Isang araw ng pagmamahalan, isang araw ng kasiyahan, isang araw ng kalungkutan, the following day, araw ng Linggo, naglaho na ang lahat. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Now, the fifth pillar of a holy, solid, happy and prosperous family is what? Yung makakahula nito, may special prize sa akin. Ngayon tayo magra-raffle ng birthday raffle regalo. 10 prizes of 34,000 each cash. And the first prize is all expenses paid sa ating Holy Land pilgrimage this November 17 to 28. Kung di ko nakakamali, kasama na dyan ang plane ticket, kasama na dyan ang hotel accommodation, kasama ang pagkain, kasama pa ang pagtulog. All expenses paid. Ang sasagot po niyan ay siyang dodokot ng, kung sino kung tatawagin, siyang dodokot ng prayer request na yon. Now, whether you are here or not, but if you are listening now, pag natawag ang inyong pangalan, you just call my telephone number. Yung sa aking cellphone, wala ko noon. It is as good as you are present today. Yung ibang prizes, you have to claim it right away. Either personally or by phone. Our message today is about the fifth pillar of a solid, holy, happy and prosperous family. It is based on the reading we just heard from James, letter of James, chapter 1, verse 12. It says, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised." Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin,
tatanggap siya ng putong, ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. So, what do you think is the fourth, the fifth pillar of a holy, solid, happy and prosperous family? What? Huh? Faithfulness. Faithfulness. Remember, our God is faithful. And so, we as children of God must be faithful to Him and to one another. Lalo na sa pagpapamilya. Children, you must be faithful to your parents. Wives, you must be faithful to your husbands. And husbands, you must be faithful to your wives. Huwag kayong tutulad doon sa isang linggong pag-ibig. Madaling natapos. Ito ang pag-ibig na tinutukoy ng Panginoon sa isang pamilya ay panghabang panahon. Amen ba? Hanggang sa magkaroon ka ng apo sa tuhod at apo sa kalingkingan. Ano yung apo sa kalingkingan? Ha? Yung anak ng apo mo sa tuhod. Yun apo sa kalingkingan. Ano naman yung apo, yung anak ng kalingkingan? Ha? Apo sa hintuturo. Apo sa hintuturo. Bakit? Wala ka nang, by that time, wala kang maalala, turo ka na lang ng turo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, I just to like to clarify for you kasapagkat temptation and test or trial are two different things. Sinasabi na narinig ko sa mga patotoo, sinubok sa ni Satanas. Hindi po galing kay Satanas ang pagsubok. Ang galing kay Satanas ay tukso. Tukso. The Bible says, according to James, God cannot be tempted by evil, nor is God tempting anyone. Hindi po matutukso ang Diyos ng masama at hindi naman nanunukso ang Diyos kanino man. Tatandaan niyo yun, ha? Evil one, walang ginagawa yang kundi manukso. Manukso. Iyan ang pinagsisimula ng gulo ng isang pamilya. If you are not aware of the schemes of the evil one, you will fall into the trap of temptation. Tatlong bagay po ang pinagbubuhatan ng tukso. Lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Yung nakikita ng dalawang mata, most of the advertisements we saw on television are what we call alluring temptations. Para ka maghirap, aalukin ka ng mga bilihin. Pakikita sa'yo, akala mo maganda yon. Ikaw naman, gustong tumikim, bibili ka. Bili ka. Kahit wala ng pambili, bibili pa rin. Iyan po ang pasimula na ginawa ng Ahas kay Eva. Tinukso niya si Eva. Ang tukso ay madali po matandaan. Ito po ay binabaliktad ang sinabi ng Diyos. Inilalayo ang tao sa gawain ng Diyos. Inilalapit siya sa gawain ng mundo. Kapag ikaw ay ini-entice, ini-encourage na lumayo sa Diyos, sa gawain ng Diyos, at ikaw ay hinihikayat na magpayaman ng magpayaman sa akala mong nandoon ang happiness sa kayamanan,
iyon po ay isang tukso. Tatanda nyo, sinasabi sa Biblia, kahit ang minakamayaman sa balat ng lupa ay hindi niya madadala ni isang kusing sa kanyang libing o hukay ang bahagi ng kanyang kayamanan. Nakikinig ba kayo? Ang tanong ko ay, sino ang gustong yumaman? yan ang sinasabi ko na. Gusto pa rin yumaman, ha? Pero sinasabi sa Biblia, mahirap makapasok sa kaharian ng langit ang isang mayaman. Mahirap. Pero kung ikaw ay manampalataya, kahit yumaman ka ng yumaman, hindi ka lalayo kay Yahweh El Shaddai. At hindi ka mahirapan sa paghawak ng iyong kayamanan. Bakit? Bakit? Ang isang taong may pananalig sa Diyos, hindi po natatakot na mamigay, na ipamigay ang kanyang kayamanan. Sapagkat alam niyang bawat kanyang ibinibigay ay binabalik sa kanya ng Panginoon, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Amen ba? Kaya, pag sinabi mong, thank God I am blessed, ang kasunod nyo ay balato. Para malaman ng tao na ikaw ay may Diyos at hindi ka naghihirap, sabi ng ating Pangulo, siya naman daw ay naniniwalang may Diyos. I do believe in God. Kaya lang sabi niya, I cannot understand His ways. Walang makakaunawa ng mga pamamaraan ng Diyos. Kahit po mga teologo, hindi po na malalaman nila ang pamamaraan ng Diyos. God's ways is not our ways. His thoughts are not our thoughts. Ang isipan ng Diyos ay hindi tulad ng isipan ng tao. Hindi natin marurok. We cannot fathom the ways of God. Now, but the Bible says, it is through the goodness of God that sinners are led back to repentance. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ang isang makasalanay nakukuha niyang kusang lumapit sa Diyos at kusang magbabagong buhay ang taong niyan. Amen ba? Nan, naranasan niyo na ba ang isang tulong na hindi niyo alam kung saan ang galing? Nang kayo ay gipit na gipit. Now, there are times, ito po ay hindi tukso. Ito po ay isang pagsubok. Ang pagsubok ay nanggagaling sa Diyos. Bakit kailangan tayo subukin? Para malaman kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos o susunod tayo sa ating naririnig. Kaya kung ano ang narinig niyong aral, diyan kayo susubukin. Pag narinig niyo ang aral na pag-ibig, o kaya pagpapatawad, pag-uwi mo sa bahay mo, may mang-aaway sa iyo. Iyan ang pagsubok. Susubukin ka kung mayroon kang narinig at kusa kang susunod sa kalooban ng Diyos. Amen ba? So yan ang pagkaiba ng tukso at pagsubok. But there are times when we are going through difficult times. Hindi sinasabing the family that prays together will stay together. Iyan ang kasabihan, no? Pero may mga familyang panalangin ang panalangin, nagkakawatak-watak pa rin. Bakit? Iyan ang tinutukoy ng Panginoong Kristong kapighatian dito sa mundo. Hindi gawa ng Diyos ang kapighatian. Naririto na yan. Kaya tayo ay pinag-iingat, tinuturoan tayong manalangin lagi, pray continually, give thanks in all circumstances, and be joyful always.
1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Be joyful always, pray continually, and give thanks in all circumstances, because this is the will of God for you in Christ Jesus. Amen ba? So, when things go wrong, the first cause of action of a man or a woman who believes in God is to kneel down and pray. Ang unang ginagawa ng taong may pananalig sa Diyos kapag dumarating ang pagsubok, kapighatian o tukso ay lumuluhod at nananalangin sa kanyang Diyos. That is the strength of the man or a woman in all circumstances. When a man kneels down to pray, no one can defeat him. Kapag ang isang tao ay nakaluhod at nananalangin, tutukan man ang baril yan at paputukan, walang mangyayari sa kanya. Amen ba? Babaliktad yung takbo ng bala, pabalik doon sa nagpaputok. Amen ba? Now, bibigyan ko kayo ng isang example sa Biblia. Now, this is the greatest test that Moses and the Israelites experience. Nang sila po ay tumatakas na sa mga naghahabol na mga sundalo ng paraon, sila po ay napunta doon sa harap ng dagat na pula, the Red Sea. Sa kanan nila at kaliwa ay bundok na mataas. Sa likod naman nila yung kabayuhan ng mga sundalo ng paraon. Sabi nga ni Paraon, their God is not a good general, sapagkat dinala sila sa kagipitang wala ng matatakbuhan. In other words, it's the end of the road. But ito po ang ginawa ni Moses na namumuno sa kanila. Nang nagkakagulo na ang mga tao, sapagkat nakikita nila sa likod nila yung mga kabayuan ng mga sundalo na humahabol sa kanila, sa harap naman nila ay malalim na dagat, sa kaliwa at kanan nila ay mataas na bundok, nagkagulo na sila. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Wala tayong mapupuntahan. Sometimes, ganyan ang buhay. Humaharap tayo sa isang tinatawag na blank wall. Isang walang patutunguhan. Walang kakaliwaan o kakanan. Walang aatrasan. It's the end of the world. But this is what Moses did and cried. Ang sabi niya sa mga tao, be still and do not be afraid. God is with us. Now, ang sabi niya sa mga tao, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, huwag kayong mawawala ng pag-asa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sa pagkakataong ito, makikita natin ang lakas at kapangyarihan ng ating Diyos. Tapos na nalangin si Moses. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, bakit ka tumatawag pa sa akin? Di ba sinabi ko na sa iyo na sa pamagitan ng pirasong kahoy na yan na dala-dala mo, itataas mo lang yan, darating ang tugon ko sa iyo. Darating ang tugon ko sa iyo. Noong nakaraan linggo, may isang kapatid tayo na ipinakita sa akin yung panyo ng El Shaddai. Since many years ago pa niya, dala-dala, lumang-luma na, iba na ang amoy. Pero hindi niya yun nilalabahan. Siya po ay isang political asylum
sa Amerika. Pero sabi niya, hindi ko alam kung saan ko pupunta noon. Ito ang masasabi ko, Brother Mike. Sa dako paroon na aking napuntuhan, mga taga El Shaddai ang sumaklolo sa akin. Ang mga taga El Shaddai ang tumugon sa kanyang pangailangan sa pamagitan, nakilala siya sa pamagitan ng panyolito ng El Shaddai. Tatandaan nyo, hindi basta panyolito yan. Naririyan ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan. Naririyan ang pangako ng Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Sila'y sasakluluhan sa lahat ng panahon ng kanilang pangangailangan. Dumarating tayo sa pangangailangan, we are brought to a need. Dinadala tayo doon sa wala na tayo mapuntahan in order for us, for God to provide our need. Para makilala natin ang Diyos na hindi natin minsan nakikilala, na hindi siya lumalayo sa atin. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon. Amen ba? Now, marriage is likened to a church relationship. The head of the church is no other than Jesus Christ our Lord. And the bride of Christ is the church. Hinintulad po yan sa sulat ni San Pablo kanina sa mga taga-Epeso. Kaya ang sabi niya, kayo mga babae, pasakop sa inyo inyong asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng pamilya. The head of the family thinks. Siya nag-iisip kung anong gagawin si kabubuti ng kanyang pamilya. Amen? Ngayon, para hindi mahirapan ang isang pamilya, the wife has to support what the man thinks. The man, job of the woman is to pray for guidance. Prayer is our strength. Prayer is our powerful weapon in this world. Ang panalangin ang siya nating kapangyarihan sa sanlibutan ito. So, ang instruction sa Biblia, pray continuously. Continually. In other words, we do everything in prayer. Naglalakad, sweet that every step you make is a prayer. Nag-exercise ka, see to it that every move you make is a prayer. Lahat na ating kinikilos, ginagawa nating isang panalangin. Paano mo magagawa yan? Think of God. Think of Jesus. Think of El Shaddai. You are washing clothes. Think of God. You are cooking. Think of God. You are suffering of pain. Think of God. Siya ang isipin mo sa lahat ng panahon. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Walang nakaalala sa Diyos na nakakalimutan ng Diyos. Kasang kamay niyo. The prayer that has been given to us as a prayer in this community is Psalm 91. Anong sinasabi doon sa Salmo? Aking ililigtas ang tapat sa akin. Remember the word tapat. Ang tanong ko ay, kayo ba'y nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga problema sa dumarating sa ating buhay? Kapag kayo ay nanatiling tapat sa ating Diyos, sa bawat sandali, naririyan ang ating Diyos. Okay, ulitin natin. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y
kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin ay kaligtasan. Purihin, purihin ang Panginoon. So, those are the seven promises of God sa taong tapat na nagmamahal sa Diyos. Now, remember this, ang instruction sa Biblia, ang sabi, nagsasabing mahal na ang Diyos, subalit napupot sa kanyang kapwa ay nagsisinungaling. Kaya kung mayroon kayong sama ng loob, puot o galit sa inyong puso, sa inyong kapwa, sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong tatay, nanay, kapatid, biyanan, lalo na, alisin na natin ngayon yun. Iwan na natin sa kamay ng Panginoon. At nakatitiya kayong lahat ng inyong kahilingan, buntong hininga lang, tutugunin na kayo ng Panginoon. Amen ba? So, these are the pillars of a holy, solid, happy, and prosperous family. Now, when we say about prosperity, it doesn't mean money alone. It doesn't mean material possessions alone. It means a peaceful mind and heart. No matter what happens, may pambili ng ulam sa wala, tahimik ang payapa ang kanyang kalooban. Amen? Tumaas man ang tumaas ang mga bilihin sa mga anak ng Diyos, wala kang maririnig na reklamo. Bakit? Gaano mang kataas yan, kayang-kaya ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na iyan ay tapatan. Higit pa sa ating pangangailangan. Sabi doon sa reading natin kanina, if anyone lacks wisdom, he should ask God, because God gives wisdom to those who are in need of it. Wala kang pera, ask for wisdom. Darating ang pera sa'yo. Ayan. So makabilang bahay ang mister mo, ask for wisdom. And don't ask questions. Ang problema, tanong ng tanong sa mister ang babae, hindi naman magtatapat ang lalaki. Lalo na kung may ginagawa yan na palihim. So magsisinungaling yon. Pag nagsisinungaling, nagkakasala po yon. Ang pinagbuhatan ng kasalanan, doble ang parusa. Kung ikaw ang pinagbuhatan ng pagsisinungaling dahil sa pagtatanong mo, doble ang parusa mo. Amen ba? Kaya the best is, huwag ka nang magtatanong. Now, when facing a trial or all kinds of problems, the first thing to do is to be quiet. Natatandaan yung aking mga doktor na binahagi sa inyo, Dr. Quiet, Dr. Diet. Ang tanong ko ngayon, bakit maraming may sakit na tao ngayon? Dahil sa diet. Wala nang diet ang mga tao. Kung ano maibigan, titikman. Kung anong bawal sa iyo, siyang ialok sa iyo. Amen ba? Pinagbawal sa akin ang tsokolate.
ang karamihang tinanggap kong regalo ngayon, puro tsokolate. Yan ang tukso. Yan ang tukso. Kailangan alam natin yung tukso at saka pagsubok. Magkaiba po yan. Ang pagsubok ay galing sa Diyos upang patatagin ang iyong pananampalataya. Alamin kung ikaw ay susunod nga, nakikinig at susunod. Kapag ang udyok sa iyo ay huwag sumunod, huwag makinig, iyan po ay isang tukso. Tukso yan. Ang may gawaan niyan ay ang demonyo. For example, sa ating mga awit, these songs are inspired from the messages we are hearing in this ministry, the healing message. Ang latest natin ay yung tungkol sa pagbabalik sa Sabado. Ngayon, nadagdagan po yon. Hindi lang Sabado. Babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Yung ginagawa ng iba, hindi binabanggit yung Martes. hindi binabalik yung Martes. O kaya hindi binabanggit yung Sabado. Ang iba naman, ang ginagawa nila, babalik ba ako sa Sabado? Yan po ay tukso. Tukso. Remember that whatever happens to us, that comes from the word we have spoken. Tatandaan nyo, ano man ang nangyayari sa atin, iyan po ay nag-ugat doon sa mga salitang binigkas natin noong mga nakaraang araw o panahon. Just like a seed, words are a seed. Ang salita po ng Diyos ay tinutulad po sa isang binhi. Just like a seed, when it is planted in the ground that is fertile, it grows up slowly. Bago makita ang bunga niyan, it takes time. Depende sa binhi. For example, ang binhi ng palay, aabotin ng ilang buwan bago aanihin yan, 4 na buwan. Ang binhi ng saging, ilang buwan, taon po yan. Ako po ay nagtatanim ng saging dati. So it depends on the seed. Now, it's our faith is a miraculous seed. Ang tawag ko dyan sa ating mga aral at alay ay the miracle seed of faith. Ang mahimalang butil ng ating pananampalataya. Nagsisimula ang isang pananampalataya sa maliit na butil. Sapagkat maliit pa rin yung kaunti yung ating narinig na salita ng Diyos. So, kaunti pa lang maliit na butil ang taglay natin. Pero pag ikaw ay laging nakikinig ng salita ng Diyos, ang iba niyan ay hindi naman tumutubo at namumunga. Pero tiyak na pagdating ng panahon, yung mahalagang binhi na ihasik sa puso mo ay pabubungahin ng Panginoon. Amen? Now, of all the seeds that we hear or the Word of God is a seed, inahilintunan po yan sa binhi, love is the greatest of them all. Pag-ibig, binhi ng pag-ibig, ang pinakamahalaga. Amen? Kung wala ka noon, wala ka sa kaharian ng Diyos. Because God is love. God is love. Where there is love, there is God. Kung saan man may Diyos, may pag-ibig, naroroon ang Diyos. Amen ba? What is the opposite of love? Hate. Hate. These two cannot go together. You cannot have hatred in your heart and love at the same time.
Where there is love, there is no hatred. Gusto niyo makarinig ng kwento? Hindi ba walang anunsyo, Martes ay holiday. Ganon din ang Miyerkules, holiday rin. Ngayon, dumating ang Miyerkules, kumakain kami ng almusal, Mr. Belen, lumabas po yung aming cook, si Lebe. Sir, pasok kayo sa opisina ngayon. Kako, bakit? Hindi na po holiday ngayon. Sabi ko, hindi ko papasok. Pasok po kayo. Kako, bakit? Wala tayong pagkain dito sa bahay. Nandoon na niya sa opisina, yung cook sa opisina, maghahain sa'yo ng pagkain. Ang sabi sa akin, Sir Beren, kawawa ka naman. Inuutosan ka na lang ang ating utosan para hindi siya magluto. You see? Pero hindi ako nagalit sa kanya. Talagang sadyang ganyan ang taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Amen. Tatandaan natin, si Kristo ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hindi para mag-utos, kundi para utusan. Tingnan nyo ngayon. Bago tayo lang sa bahay, ano sasabihin nyo? Lord, pakibantay naman ang bahay ko. Totoo, hindi. Pag nawawala yung anak nyo, Lord, pakihanap ng anak ko. Nasabi nyo na ba yun? Pag nata-traffic, Lord, pakihawi naman ang traffic. So, ginagawa nating utusan ng Panginoon. Pero narinig nyo bang magreklamo ang Panginoon? Hindi. Ang isang kinamumuhian ng Diyos ay ang reklamo. Kaya natagalan ang mga Israelita makarating sa lupang pangako dahil nandun na lang, tingin na lang, abot na ng tanaw, magre-reklamo pa din. Ang gagawin ng Diyos, paikutin yung haliging ulap, haliging apoy. Sa gabi sila naglalakbay, yun ang guide nila. Kaya ikot sila ng ikot for 40 long years. 40 days lang ang lakbay niyan eh, between Israel and Egypt. And it took them 40 long years. Sapagkat nandyan na yung pagpapalang hiningi mo, nagre-reklamo ka pa. Ay narinig nung anghel. Sasabi ng anghel, tutuloy pa ba ako? Sabi ng Panginoon, narinig mo, nagreklamo naman eh. Diba? Hayaan mo, bukas na. Kaya kung hindi dumarating yung inyong hinihingi sa Panginoon, ang dahilan niyan ay nagreklamo kayo. Madaling mainip ang tao. Ha? Huwag kayong mainip. Dito sa El Saday, ang pinakahabang service worship. Ha? Nagsisimula tayo ng alas 4, nagtatapos ng alas 9 o alas 10. Pero hindi nagmamadali ang tao. Yung mga nagmamadali, ang hinihintay na nila ang salitang finally o Sabado. Anong gusto nyo? Finally o Sabado? Okay. Finally. Sa gabay ng likod.
purihin, purihin ang Panginoon. Finally, makakaupo muna kayo. At bubunot tayo dito ng 10,34,000 cash prize. 10. Ang magbabayad niya na ang choir. Kaya silang pabubunutin ko. Hali kayo. Kayo bunot dito. Bunot kayo ng 10,34,000 pesos cash prize. Babasahin niyo yung pangalan, address, pangalan ng nanay. Okay? Maupo muna kayo. Listen very carefully para hindi kayo halugugin nyo naman, ha? Huwag kayo sa ibabaw kukuha. Oh, kuha lang kayo. Oh, 10 lang. Tig-isa kayo. Oh, basahin mo dito. Sister Donna P. Canizo or Donna C. Pastores. Sister Donna P. Guanizo or Donna Z. Pastores. Ang mother niya ay si Sister Dolores Paulite Lanero Canelo. Georgie Galihera. Sister but oh brother, Georgie Galihera at ang kanyang tatay, George Galihera. Ang nanay po ay Carmelita Galihera. Nanalo rin po si Sister Evelyn E. Consignado. Ang nanay niya, Sister Felisa Eliaga. At ito naman po, si Juaneza Banawa. Inuulit ko po, Sister Juaneza Banawa. Ang susunod po, Sister Jen Muli Claire Dolosa. Sister Jen Muli Claire Dolosa. Ang pangalan po ng tatay, Jose Dolosa, at ang pangalan po ng nanay, Josephine Dolosa. Sister Angel Ann M. Manyaso. Ulitin po natin, Sister Angel Ann M. Manyaso. Sister Jeneline Sumalpong. Sister Jeneline Sumalpong. Sister San Juan Jewel Alcazar from Morong Rizal, anak po ni Tatay Edwin San Juan at Nanay Estela San Francisco. Congratulations po. Ang susunod naman po ay nagmula sa Paliparan 3, Dasmariñas City, Cavite. Ang kanya pong tatay ay si Jose del Socorro. Ang kanya pong nanay ay si Juliana del Socorro. Ang nanalo po ay si Sister Elizabeth S. Patakay. Praise God. Hati po kami dito. Maria Mercy Cubero ng Block 1, Lot 8, Liober Homes, Kalumpit, Bulacan. Ang kanyang nanay ay si Eupemia Nicole. God bless po. Uulitin ko para marinig nyo. Akin na, isa-isa. Maria Merce Cobero. Yan ang 34,000. Elizabeth Patakay. San Juan Alcazar.
Jenelyn Sumalpok. Sumalpong. Angel Ann Manyoso. Kung kayo wala dito, you better call telephone number. Anong telephone number sa tawagan nila? Jen Molly Dolosa. Vanessa Banawa. Oh, di kayo narinig kanina eh. George Callejera. Callejera, siguro na nasa, na, lagi nasa kalye yun. Donna, ano ito? Omaniso o Donna Pastores. Ba't na lang palangalan yun? Evelyn Consuelo. Ano ba yan? Okay. First prize. Ang dodokot po, Sister May Hatberg. Ang coordinator natin sa USA, Europe, and Canada. Siyang magbabayad nito. The winner is Lani Oligario. Ang pangalan ng tatay, Delphine Leonardo. Ang pangalan ng nanay, Regina S. Leonardo. Ito ay ating kasama ang ating minamahal na punong lingkod. Magpunta tayo sa Israel. Pilgrimage to Israel and a worldwide convention for El Shaddai. Libre pamasahe, libre hotel, libre pagkain. Kasama pa ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Villardi and the wife, Sister Belen Villardi. Ang worth nitong napanalunan ninyo is actually 175,000 pesos. Okay. For those of you who would like to join the pilgrimage, we are still open until September 30. The contact person is Sister Luisa America and my sister Tess Miranda. Tawagan ninyo Sister Luisa kung gusto pa kayong sasama. May space pa para sa ating lahat. Walang kailangang visa because Israel had granted the Filipinos to come without a visa. So, join us! Okay, sinong gustong sumama sa Israel? Okay. Okay, tayo na. Sabihin nyo, taas ang kamay. Sabihin nyo, Panginoon, ibig ko pong makarating sa lupang pangako kung saan ang aming Panginoong Hesukristo ay inyong sinugo. Ako po ay nananalig, nanampalataya na ako ay makararating doon sa inyong tulong at awa. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Taas ang kamay.
Kayo ba'y naniniwala ito ay special birthday regalo? Kung ano man ang kailangan nyo, iyon ang hingin nyo. Ha? Sa aking Diyos na pinaglilingkuran, walang imposible. Amen? Huwag lang kayong mag-aalinlangan. Iyon ang isisigaw nyo. Kung kailangan nyo ang asawa, sigaw nyo malakas, asawa. Kung kailangan nyo ng kotse, sigaw nyo kotse. Basta kung anong kailangan nyo, mahalaga, ha? Ako'y naniniwala na darating sa inyo. Are you ready? Isip muna kayo kasi hindi pwedeng pabago-bago ang isip, ha? Huwag yung papalitan ng iyong isinigaw hanggang sa iyan ay dumating. Amen ba? Are you ready? God bless you.